Alright, mga ka-electric, ang gagawin natin ngayon kay paano mag-actual wiring ng trigang. Simple lang din mga ka-electric, kung napanood nyo yung tugang wiring, ganun din. Maglalagay lang din tayo ng jumper sa switch. Tapos dadagdagan lang ng isang ilaw mga ka-electric. Install muna natin yung ilaw. Bali tatlong ilaw lahat mga ka-electric ang gagawin natin ngayon. Tapos pagdudugtungin natin ng maayos. Para makakasunod kayo, unti-unti kayo makakasunod sa lahat kung ano yung gusto nyong malaman mga ka-electric. Dahan-dahanin natin. Tapos lalagyan din natin ng corrugated PVC pipe, PVC hose. Alam nyo naman siguro kay electric, di ba? Yung kung ilan yung wire lang yung pwede sa ilaw, dalawa lang. Positive tsaka negative. Or yung isa, diretso sa switch, tapos yung isa diretso sa line 2 or ground. Tapos dadagdag tayo ng isa para maging trigang lahat. Bibilisan lang natin 'to mga ka-electric para kasi 'yung masyadong malambot 'yung plywood ko. Hindi dumidikit masyado 'yung 'yung pako. Yan, ganyan lang. Yan. Aabang lang. May abang na siya mga ka-electric. Ilalagyan natin abang dyan. Pagdudugtungin natin yan. Maya-maya. Pag nalagyan na natin lahat ng wire. Tapos sa switch. Panoorin nyo rin yung actual setup ng switch para di na kayo masyadong mahirapan pa sa sa pagtingin dito sa ginawa natin sa switch ngayon, gagawin sa na switch natin dito ngayon. As yan, nilagay akong dalawang red, tapos may dalawang black. Mamaya, pagdudugtungin natin yung dalawang red na yan, mga ka-electric. Dyan, tsaka galing sa ilaw, tapos yung sinuksok natin na dalawa, dudugtong natin yan. Dito sa switch, alam nyo naman to, di ba? Nilagyan na natin ng jumper para hindi na tayo maglagay pa. Pakiksiin natin yung video. Tapos, kung dating sa setup, yung nilagay ko dyan, nilagay ko dito, diretso na yan sa, sa breaker. Tapos yung tatlo, diretso na yan sa ilaw. Yan. Hiwa-hiwala yan na dalawang red, dalawang black yung nilagay ko para madali nyong maintindihan. Lalagay na lang tayo ng para sa switch. Lalagay tayo ng abang mga ka-electric. Yan. Green na lang yung naubos na yung red wire ko mga ka-electric. Bumili ako kaso wala nang stock na red wire kaya green na lang yung nabili ko kasi green na lang yung available. Pero ganun din yan. Ang iano na lang natin dyan, yung dalawang green ikukunik natin sa papunta sa pangalawa, sa dalawang red. Yan. Basta galing sa switch yung wire, diretso na yan, tig-isa sa ilaw. Tapos yung isa lang yung naiba, yung may kahilera ng jumper,
Diretso na yan sa line 1. Breaker. Kakabit na natin mga ka-electric. Tingnan nyo mabuti. Nakasukat na yan. 12mm. Bago natin nilagay dyan. Yan. Saktong sukat yan mga ka-electric. Tusok lang natin dito. Yan. Pag kinagat na tapos hindi na matanggal, yan na yun mga ka-electric. Pasok na yun. Tapos yung red, sa unahan. Parehas na parehas lang nung sinit up natin yan sa isang video natin na pag sit up ng trigang. Tapos itong green, lalagay natin sa pangalawa at saka pangatlo. Ano? Yan. Ganyan lang mga ka-electric. Tingnan nyo mabuti. Simple lang. Yan. Yung jumper, diretso na yan sa line 1. Tapos yung tatlong na yan, diretso na yan sa tig-isang ilaw. Tapos, kulang na lang, pagdudugtungin na lang natin yung nasa junction box. Katulad ng sinabi ko kanina, yung yan, tigdadalawa sa ilaw. Tigdadalawang wire yan. Yan, gagamitin ng may hiwagang long nose tsaka plies para idugtong yung mga wire. Check natin mga ka-electric, check para sigurado kung kompleto ba. Yan, kompleto. Ganyan lang. Unahin natin yung line 1. Ikabit natin yung black. Galing sa breaker, papunta sa switch. Nag-iisa yung may jumper. And siguraduhin yung naka-off yung ano ha, naka-off yung breaker. Kung hawak-hawakan nyo yan. Yan, ganyan lang. Yung klase ng pagdugtong ko, ano yan? Pigtail yan. Maraming klase ng pagdugtong mga ka-electric ng wire. May pigtail, may rat tail. Marami pa. Pag nagdugtong kayo mga electric, lalo na pag nag-wiring na kayo sa ano, ng actual sa bahay, ipitan nyo yung pagkakadugtong para hindi naglulos. Tapos, ang idudugtong naman natin ay yung papunta na sa isang ilaw. Ayan, unahin natin yung papunta sa ano, papunta sa gilid mga ka-electric, yung green tsaka red. Yan o, green tsaka red. Papunta na yan sa kanan. Yan, ganyan lang. Ikot lang, ipitin mo lang. Tapos ikot. Tapos yung isa para sa taas. Unahin mo natin yung green para makompleto na siya doon sa kabila. Yan. Sana masundan nyo to mga ka-electric, sandali lang to. Yung pagwawiring ng ano, ng trigang. Tapos yung susunod na, kung pag matapos na to, yung susunod yung abangan, para lalo nyo maintindihan, mag-upload ulit ako ng diagram nito. Para mas maintindihan nyo lalo mga ka-electric.
Mas maganda pag may diagram. I-drawing ko sa inyo na actual. Yan, ganyan. Dinugtong na natin sa taas. Yung ilaw sa taas, mga ka-electric, galing sa switch. Isang ilaw sa... yung wire, yung isang wire sa ilaw, diniretso na natin sa switch. Yan. Kompleto na lahat. Nadugtong na natin sa switch. Ang ano na lang natin yan. Yan. Yung tig-isang wire na lang sa ilaw. Pang line 2. O ground. Dito. Yung dinugtong natin galing sa ilaw kanina, sa pangalawang junction box, idudugtong rin natin ulit dito para mag-connect na sila. Yan. Ganyan lang, mga ka-electric. Kung makikita nyo, pula, dinugtong rin sa pula para pare-pareha sila. Kung tutusin, kahit saan dyan eh. Basta tig-iisa lang sila sa, ano, papunta sa switch. Yan, ganyan lang mga ka-electric. Tapos yung black, dudugtong na rin natin yung isa papunta sa line 2. Yan. Putulan natin, masyadong mahaba mga ka-electric, putulan natin. Yan, last. Yan lang. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Ganyan lang. Kadali mga ka-electric. Putol. Yan, ihiwalay nyo mabuti mga ka-electric. Kung hindi nyo iti-tape, ihiwalay nyo mabuti. Niwalay ko lang kasi wala namang sugat yan. Yung mga wire na yan, bago yan. 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 Yung tigisan yan, diretso na yan dito sa line 1. Yung pula na hindi pa nagdugtong galing sa breaker. Bali, yung tatlong yan na galing sa tigisang wire sa ilaw, galing sa ilaw, dudugtong mo sa line 2, yung nagaling sa breaker. Dudugtong-dugtong mo yan mga ka-electric. Isa-isahin natin para maayos, hindi siya maglulos. Yan. Ganyan lang. Sundan nyo lang yung mga video ko mga ka-electric, lalo na sa mga wala pang knowledge sa pagwa-wiring, para maintindihan nyo talaga. Tapos kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa ating comment section. At kung may request kayo, ganun din, comment nyo rin. Kaya huwag nyo kalimutan talaga mag-subscribe, tsaka i-click yung notification bell button para pag nakapag-upload ako ng panibagong video, makaka-ano kayo, ma-notify kayo. O, ganyan lang. Dugtong na mga ka-electric. Yung tig-isang wire galing sa ilaw, yan, yung tatlong block na yan, dinugtong ko na galing sa breaker, yung isa, red. Ibig sabihin yan, konektado na yan. Yan. Kasi sa switch, galing dyan. Tapos dyan, kahit saan dyan, basta naka, ano na yan, diretso na yan sa dalawang yan. Yan. Konektado na yan sa dalawang yan, mga ka-electric, yung galing sa switch natin. Kulang na lang ngayon. I-double check natin, double check nyo kung talagang tama para bago i-testing.
ano, 100% perfect yung ano paglugtong. Tapos iwalay mabuti, hiwalay, hiwalay, ilayo, double check. Yan. Baka masagi pag inano na yung ano, inano na yung breaker. Yan, ganyan lang mga ka-electric. Kung hindi pa kayo sigurado sa isang check, i-double check, triple check nyo para ngayon, testing na natin. Ganyan lang. Lagyan natin ng ilaw. Yan, tatlong ilaw mga ka-electric. Yung isa kong ilaw, mahina to. Luma na to mga ka-electric na 3 watts. Lumang-luma na yan. Pero umilaw pa ng konti yan. Yung isa, yung malaki, 9 watts yan. Ano? Una natin. Na-double check, na-triple check ko na na once na pag inon nyo na yung breaker, huwag nyo nang hawakan yan, mga ka-electric. Ayan, ganyan lang. Isa. Umilaw. Dalawa. Tatlo. Yes. Diba? Oh, may natutunan na naman kayo. Ganyan lang, kasimple. Kung may katanong, Rick, i-comments lang sa ating comment section. Para makita nyo talaga, ilipat natin yung ilaw na to. Ayan. Kasi mahina eh. May ilaw yan, mga ka-electric. Shoutout mga pala sa ano. Yan, mahina, yan. Di ba? Tayo natin. Yan, titigan lang. Ganyan lang yung pag-wiring ng trigang. Tumatakbo pa rin yung kuryente niyan mga electric. Kaya pag ginalaw niyo yung ilaw, ilayo niyo yung kamay niyo. Mga ka-electric, kung gusto niyo matutunan, ulit-ulitin niyo lang yung panonood para masundan niyo. Salamat, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. Alright, shout out ako kay 106 Lotion, Richard. Gustong matuto at laging nanonood. Maraming salamat sa iyo.